Napakaganda ng oportunidad na to kasi ang usapin ng pamilya at saka mana, kadalasan hindi yan gustong pag-usapan eh, di ba? Kami gusto namin pag-usapan. Pero kami gusto namin. The main reason is, kasi pag pinag-usapan ng mana, kadikit niyan death. May namatay, di ba? It's natural. Yes. It's something that really happens. Mas mabuti na handa ka kaysa hindi ka handa. Yes, tama. Pero yung basic na dapat malaman nila tungkol sa mana. Yeah. Okay. Ang importante, bago natin sagutin yung tanong na yan, is intindihin muna natin ano ba yung mana. Mm. Kasi sometimes we use terms like inheritance. Pag may nakausap tayo, kunyari halimbawa sabi, ah, yung bahay na yan, inheritance ko yan mula sa tatay ko, something like that. Pero these terms kasi, they have legal meaning and very specific. Yeah. Sometimes sa normal na usapin, akala natin yun ang ibig sabihin pero hindi. So ang sumasaklaw na batas dito ay yung sinasabi nating Kodigo Sibil na ginawa pa 1949. Imagine, tagal-tagal na. Pero ginagamit pa rin. At ang mga nilalaman nito, nagagamit pa rin hanggang ngayon. Hmm. Ngayon, sa usapin ng mana, ang importante dyan, malaman natin, sino ba yung mga tagapagmana? Hmm. Yan ang, yan ang mga dapat mong intindin o bigyan ng konsiderasyon unang-una. Sa batas, meron tayong tinatawag na compulsory heirs. Yan. Ang mga compulsory heirs, yan ay mga tao na ayon sa batas, ay nire-reserba na dapat sila ibigyan ng konsiderasyon unang-una. Ito yung mga biological children. Meron yang mga meron yang mga listahan. Ang mga kasama diyan ay yung mga anak. Mm-hmm. Ayan.